Magandang araw mga katracker. Welcome na naman sa panibagong episode. For today's vlog, ipapakita namin itong bagong unit. Ito po ay brand new Hino 300 Series 916 na merong body na brand new Yokoto self-loader. Sasamahan po tayo ng aming engineer po dito na si Engineer Dexter Deo. Siya po yung tutulong sa atin para mag-perform ng operation po nitong unit. So sir, anong unit po ito? Hino 300 Series. Ano pong specs nitong unit? Itong isang unit ito is makina niya ay yung ang model ng makina ay N04C 420 Newton meter, tapos yung cubic centimeter po niya ay 4009 cc, tapos yung ano niya 4 stock cylinder po siya. Alright, bago po natin i-operate, ikutan po natin yung brand new Yokoto self-loader para makita nyo po. Ang model po nito JN02-47, made in Japan po itong unit na to. So kinasalan po namin dito sa unit, dito sa Hino 300 series. Ito po yung itsura niya. May kasama na po siyang winch. Ito po yung winch ng self-loader. Ayan, naka-checkered yung flooring. And then meron po siyang single tubular running guard. At nandito naman po yung switch po ng ating or controller po ng self-loader po natin. Ito po yung controller po ng self-loader natin kapag ibaba po natin at itataas po natin yung self-loader. Mamaya po makikita po natin yan kapag nag-perform na po tayo ng operation itong self-loader. Ayan po yung itsura. So ito po yung likod na bahagi. Ayan. Ayan po yung ating self-loader dito sa likod. Alright. So ito po. Manual lang po yung operation ng pagbaba nito. Meron lang lock. Tapos ibababa lang natin to kasi meron naman tong spring. Magaan lang po to. Madali lang ibaba, itaas yung ating rampahan or yung ramp. Ayan po yung itsura. May kasama na rin po siyang brand new na pangkalang po sa gulong. Ayan. Yokoto. Alright. So ito po yung ating hydraulic system. Ayan. So nakikita nyo po, papunta po ito sa ating hydraulic pump, and then yung hydraulic pump naman dinadrive ng propeller papunta po sa PTO. Ayan, dinadrive po siya ng PTO yung ating hydraulic pump, nakakabit po sa transmission. At meron din po itong switch, mamaya po ipapakita natin. So ayan mga katracker, sasamahan tayo ni Sir Dexter para i-perform itong self-loader. Sir, tulungan mo kami para mag-perform ng operation nitong self-loader para makita namin at malaman kung paano nga ba ito i-operate. So, ayan mga katracker. Paano po ba yan? Tulungan po natin ito. Buksan po natin. First of all, i-check muna natin yung cambio kung naka-neutral ba siya or naka-cambio. So, gawin natin. So, naka-neutral na po siya. Tapos, ano, i-start na po natin yung sasakyan. Ito po. And then, naka-start na po yung sasakyan. At gagawin natin muna yung para ma-operate yung self-loader ay unahin po natin paanda rin yung PTO. Ito po yung PTO switch niya. Ito po. Mapagana mo yung PTO niya, yung unang gagawin is tatapakan mo yung clutch. Yan, yung clutch. Tapos, ipipindutin mo tong switch sa PTO. Ayan po, nakaanda na po yung PTO na yan. And tapos po, para gumana talaga, kasi may main switch po ito. Self-loader, ito po yung main switch niya. Ito po, katabi ng PTO. Ayan.
Ayun, naka-start na po at puntahan na po natin sa likuran yung ano, self loader para i-operate po natin kung paano, ipapakita ko po sa inyo. Alright mga katracker, i-operate na po yung self loader. So tulad ng nasabi ko kanina, dito po tayo mag-ooperate para bumaba at tumaas yung ating self loader. Kapag inon po pala natin yung main switch, gagana na rin po yung backlight. So yan mga katracker. So sir, turuan mo po kami kung paano i-operate po ito. Ito po, ito po yung switch niya sa operation. So ayan po, ito po yung pa up, ito po yung pa balik, ito po yung pa down, yung paglagay ng mga sasakyan. So gawin po natin, tanggalin ito po, ito po itong i-remove. Okay, ayan, di ano so, pa na yan, cable. O, pwede rin dito, nakapix lang. O, nakapix, o, i-ano mo, manual ko talaga. Alright. Okay. Simulan natin natin yung operate nito. At ito po yung mga tracker. Okay, ayan, gumagana na mga tracker. Meron din pala siyang sound na parang alarm. Ano? Oh. Ibig sabihin, ino-operate na yung ating self loader. Ayan po. Ayan mga tracker. Ayos ano? Ayan, lapat na lapat. Ayan, sagad na yan. Oo, oh, sagad na po yan. Ayan na yung pinakasagad niya. Tapos, okay, punta tayo dun para makita natin yung likod. Ayan po yung pinakasagad na ibababa ng self loader. So, dito naman sir. So, manual lang yan ano? Manual lang po ito. Hindi na po ito. So, testingin po natin para makita po ng mga viewers natin. Madali lang ito gawin. Ganun, ano mo lang. Tapos, talas mo yan. Ito po. Ayan. May handle po para bibitaw siya. And magaan lang naman kasi may spring sa ilalim. Ayan yung pinaka lapat. Tapos, pagkatapos niyan, pwede na iakit yung sasakyan na ikakarga. Tapos, tatalian na lang yung winch. Merong winch tayo para, ayan, alalay din. Hatakin yung ikakargang sasakyan. So, gagamit po tayo ng, ayan, winch. Ayan. So, ayan. Nakita na natin. So, ano naman, sir? Kung paano itaas po ito? Kung paano ibalik po. Loader, sige. Ayan, napaka easy access lang. Napakadali lang. Kahit isang tao lang kayang mag-perform ng ganito, ano? Oo. Oh. Kahit isang tao, kaya lang mag-operate nito. Eh, napakaganda nitong bagong unit. Okay, babalik na ni Sir Dexter yung self loader. Ayan. Ito po yung pa-up niya, pagbabalik niya. Ako. Ayan. Ayan. So, yan pala mga katracker, yung taillight niya, yung nakakabitan ng taillight, bumababa rin pala to. Ayan, nakikita nyo, meron siyang gulong. And then, kapag nasa taas na yung bed, naakit na. Ayan. Sige. Tumataas na rin yung ilalim. Napakaganda. Okay na? Ayan. So, ganun lang po kadali. I-operate itong ating self-loader na Qkoto. Alright.
So, ibinabalik na ni sir yung operation control switch. Alright mga katrakar, nabalik na po yung bed. Ngayon po, kapag tapos na itong gamitin or nakarga, halimbawa nakarga na yung ano, yung sasakyan sa itaas, anong sunod natin gagawin? Sunod natin gawin, pag na ilagay na po yun, ayan na po, clear na yung sasakyan na ikakarga. Karga dito. Natalian na. Natalian siya. Ayun, dito naman tayo. Babalik tayo dito. Yan. Papatayin po natin yung main control sa self loader. Papatayin po natin yung main switch. Oh, main switch niya. Ito po, ibabalik na po natin. Okay. Tapos, so, yung PTO niya, ibabalik rin natin, papatayin rin natin pag magpatakbo na tayo. Okay, may tanong ako. So hindi na tayo gagamit ng clutch dito hindi kasi na po. For ano lang naman for self loader. So gagamit tayo ng clutch kapag nagpa-under tayo ng PTO. Para reach and disengage. So ngayon po ang ipe-perform natin is yung pag disengage ng PTO. So gagamit po tayo ng clutch. Okay, papakan natin yung clutch. Tapos pinutin lang natin yung PTO. Okay na po yan. Okay na po. Then, pwede na po nating ibiyahe yung unit. Ganun lang po pala kadali. Ayan, maraming salamat kay Engineer Dexter na kasama natin na tumulong para i-perform kung paano i-operate itong unit. Alright mga katrakar, nakita na natin kung paano i-operate itong bagong Hino 300 series na self-loader. So maraming salamat kay Sir Dexter Deo na tumulong sa atin. At munti ko pang makalimutan, ayan, dito po pala yan sa Calipil Marketing Corporation, located at Mambugdos, Bacoor, Cavite. So nagbebenta po dito ng mga Japan Surplus truck and then mga brand new unit. So kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag comment sa baba or mag-message po kayo sa aking FB page Tracker Moto. Ayan, maraming salamat po. At sa mga mag-i-inquire ng unit, pwede po kayong mag-visit dito sa aming planta. Bukas po ng Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Ayan po. Okay, dito ko lang po tatapusin tong vlog na to. Maraming salamat po sa panonood. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, paki-like, share. Ayan, maraming salamat po. God bless. Bye-bye.